guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng PhilHealth. So, una-una yung gagawin guys is pumunta kayo sa malapit sa inyo na PhilHealth office at yun, pumasok kayo doon. Tapos, huwag kayong mahihiyang magtanong sa guard kung first time yung panggagawin. Kasi ako yung talaga yung una kong ginawa. So, nung mapunta kami doon, ang daming pila. So, ang unang-unang gagawin is, magtanong ka muna para sure ka kung saan yung pila. Tapos, nung ako kasi, tinanong ko sa guard kung paano ba mag-apply ng PhilHealth. Tapos sabi niya, dyan sa yung sa mahabang pila. So, sabi ko, paano po yung buntis? Kasi buntis ako ngayon, this month, August 2019. So, ang sabi niya, so sa priority ka ma'am, doon pa sa, sa number 6, yun yan ang number 6. So, or sa counter number 6. So, pumunta na ako doon, pangalawa ako. Tapos, tatanungin ka nung nandoon kung ano ang kailangan ka, ano ang gagamitan mo ng PhilHealth sa pagbubuntis. Tapos, yun, binigyan niya ako ng form. Tinanong niya ako kung ilang months na yung aking pagbubuntis. So, ang sabi ko ngayon, August. So, tinanong din niya ako kung ano yung gusto ko, yung monthly or yung quarterly o yung 1 year. So, yung sabi ko, yung sa 1 year na lang po para isang bayad lang. So, ang sabi niya, kung sa 1 year, 2,400 ang mababayaran mo. So, yun na yung kinuha ko. Katapos nun, binigyan na niya ako ng form. Doon ko na ilalagay yung mga pangalan. So, pag nabigyan ka na ng form, alis ka na sa linya, tapos iaano mo na yun. Or, sasagutin mo na yung nasa form. So, kung nga pala, yung sa akin kasi, di ba August yung aking pagbubuntis. So, ang kinuha ko ay 1 year. So, parang pina-advance niya ng July. So, nagsimula ako ngayong July 2019 hanggang July 2020 yung 1 year para masakot daw niya. So, yun ang binigay sa akin. Tapos, ang babayaran mo doon ay, hindi ka muna magbabayad doon. Nakalagay lang din sa papel yung babayaran mo 2,400. So, pagkatapos noon, sasagutin mo lang yung mga tanong doon, yung pangalan mo, yung mga anak mo, ilalagay mo doon. So, parang tatlo lang ata yung nakalagay doon ng pangalan. Yung mga bata pa yung mga anak ko. So, sakot sila ng PhilHealth. So, yung asawa ko kasama rin. Kasama rin doon. Pagkatapos, yun, sasagutin mo lang yun. Mga simpleng tanong lang yun, yung pangalan ng anak mo, tapos yung mga birthday, ganyan. So, pagkatapos mo na doon, dahil priority nga yung akin, kasi buntis, doon na naman ako sa priority lane ng number. Yung kanina nga palang pinilahan ko na sa priority, sa cashier number, cashier 6, binigyan na ako doon ng number para sa next cashier ulit na sa 11 naman yon. Doon naman yung priority. Doon yung mga buntis at saka yung mga matatanda. So, doon ako naghintay. Pero, buti na lang may nagsabi na kailangan pala na magpa-picture o kung may picture ka na 1 by 1 o yung sa pang-ID na maliit na picture. Yung maliit lang na ganyan. Dapat may ganun pa. Kasi para mailagay na doon sa gagawing ID mo. Para hindi ka nababalik ulit. So, habang hinihintay ko yung aking number, buti na lang meron doon sa area na nagpa-picture din ng ID. So, nagpa-picture na ako. Pagkatapos noon, yun, nung natawag na yung number ko, binigay ko na yung papel at saka yung picture. So, yun, tinype lang nila doon. Pagkatapos, yun, tinanong ako kung Mary, sabi ko, oo, so, mga ganun. So, pagkatapos noon, ibibigay na sa'yo yung ID mo, yung ganito. Tapos, ilalagay nila yung picture na binigay mo picture. Tapos, yun na. Pupunta ka na naman sa cashier number 1 or 2, 3, 4. Kasi doon yung mga, yung pagbabayad. Hindi pala cashier, window. Oo. So, yun. Pupunta ka sa window
ano, 1, 2, 3, yun yung mga magbabayad ka ng ano mo. So, pumunta ako doon. Tapos, binayaran ko lang yung 2,400. Tapos yun, binigay na sa akin yung papel na ganito. Tapos, bayad na siya. Tapos, yun lang. Yun lang, guys. Sobrang dali lang kumuha ng, ano, ng e-health na ID. Kasi sobrang dali lang. Pero, mas madali yung mga priority. Kasi madami, ang dami-daming nakatila. Yun natin yung mga sa pangtrabaho. Kaya, so, doon sila natatagalan sa pila. Pero, mabilis lang kumuha ng e-health, guys. Hindi siya hassle. Pero, umabot ata rin kami ng 2 oras. Pero, okay na rin yung mabilis na rin yun. Pero, yung ibang tagalan kasi, yun nga, kasi madami yung kumukuha din ng e-health. So, yun lang guys, sana ay may natutunan kayo na mabilis lang kumuha ng e-health. Tapos, sana ay may natutunan kayo. So, kung may natutunan kayo, please like this video. Tapos, pa-subscribe na rin po. And, yeah, thank you so much for watching. Bye!